Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kaway-kaway! Yan! Sa araw po na to, andito po tayo sa Barangay Miyasong, Tupi, South Cotabato, at be inspired po kasi kasama natin ngayon ang ating senior agronomist. Yes po. Ayan, galing pa po sa Laguna at naglipad papunta dito. At kasama din po natin isang agronomist na si Sir J.R. Marañon. Ito po si Camercy. Yes. Ayan, okay. So, salamat po. May inspired po tayo ngayon dahil tutulungan po nila tayo. At magkakaroon tayo ng idea kung bakit mahalaga ba ang pagkakaroon ng fertilizer. At tuturuan tayo kung ano ba yung complete guide ng fertilizer sa inyong mga pananim. Ano mga kapalaboy? So panoorin niyo itong video na to at don't forget to subscribe po ang channel po namin, Pinoy Palaboy. No? At don't forget also to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong techniques sa farm natin, ano, mga kapalaboy. Ayan. So ngayon, magtatanong tayo sa kanila kung bakit ba talaga, unahin natin si Sir Camercy, ano, kung bakit po talaga mahalaga ang pagkakaroon ng pag-aabuno sa ating mga halaman. Ayan. Okay po. Sir, ganito po kasi yan eh. Meron tayong sustansya sa lupa. Pero meron tayong tinatawag na crop removal. Anong ibig sabihin noon? Yung sustansyang nasa lupa natin, kinukuha yun ng ating halaman. At pag inani natin, yung sustansyang yun, nandun na sa inani mo. So, sa susunod na taniman, kulang ka na ng sustansya sa lupa. Kung hindi ka naglalagay ng abono, mapapansin mo, yung ani mo ngayon, aba, eh bumababa. So, ang solusyon dyan, para dire-diretso, maganda ang ani mo, kailangan i-resupply mo yung sustansyang naalis ng inyong pananim. Yun po, sir. Yun ang ating mahalagang maintindihan na kailangan natin talagang mag-supply ng mga naalis na sustansya sa lupa para magamit ng susunod na season na ating mga itatanim. Ayun. So, napakaganda po ng mga sagot, ano? So, marami talaga yung matutunan. Dito po ay inspired din tayo dahil nga sila po ay sa Yara Philippines, ano? At kasama natin dito yung mga, kung makikita nyo sa video, yung mga farmers natin sa Miyasong, nandito sila para turuan kung paano ba yung complete fertilizer guide. At yung crop knowledge natin, kung ano ba yung tamang ilalagay mo na fertilizer at anong saktong panahon sa paglalagay ng pag-aabuno. So yan, tatanungin natin si Sir JR kung ano ba yung, magkakaroon tayo ng crop knowledge muna kung ano ba yung maganda dun, sir. Ayun, so mga kayara at saka mga kapalaboy, napaka-importante yung nutrisyon sa pagtataniman ng kamatis at saka itong atsal. Una, yung sa early stage, yung pagtatransplant pa lang. Ibig sabihin, nangangailangan siya ng pagkain na makaka-recover siya agad mula doon sa seedling tray o doon sa lupong papunta sa kanyang pagtataniman, magkakaroon kasi siya ng transplanting shock. Ibig sabihin, pag na-stress siya, maaari siyang mamamatay. So, i-control natin yung panahon na mag-stress siya. So, magbabasal tayo, okay, gamit ang Unique 16. Isa siyang kumpletong abono. Meron siyang 16 na nitrogen, 16 na phosphorus, at 16 na potassium. Kumpletong abonong pagkain at ilalagay sa basal. Okay? Okay? Pagkatapos nun po, tatlong araw pagkatapos ka nag-transplant, kailangan mo siyang pakainin nang tinatawag natin na calcium boron na abono. Ito po yung Netrabor. After 3 days yan. After 3 days. Okay. Para maiwasan natin yung stress mula sa pagkakatransplant at ating kukontrolin yung transplanting shock. Okay. Yung purpose kasi ng calcium at saka boron sa bagong tanim na atsal o kamatis, magpapabilis kasi yon ng absorption ng nutrient at saka magpapabilis nung paghaba nung lateral na ugat nung bagong transplant. Ayun. Yun yung purpose niya. So, paramihin natin agad yung lateral na ugat. Okay. Kaya natin bibigyan ng calcium nitrate. Okay. Ang pangalan nun is Netrabor. So, ang Netrabor po, maglalagay tayo ng 3 araw hanggang 5 araw ang pagitan mula sa 3 araw na pagka-transplant hanggang 15 araw na pagka-transplant. Okay. 13 to 15 days. Oo. Okay? Pagka 16 days po hanggang 30 days, ibig sabihin, naka-fully recover na. Okay. Magsa-start na siya ng tillering, magpuproduce na siya ng kanyang mga sanga. Ang gagamitin po natin, Unique 16, 5 gramo, hahaluan nyo po ng Netrabor na 5 gramo.
ilalagay po natin iyon 16 days hanggang 30 days, pero every 7 araw po yung every kanyang pagitan, o every week. Ayan. So napakaganda pala ng ano. Sir JR, ito ba'y applicable sa anong klaseng mga hala, mga tanim? Correct. Applicable po yung paglalagay natin sa mga solanaceous o yung pamilya ng atsal, kamatis, at saka talong. Okay. Yun po yung crop program. Ayan. Pagdating po sa ika 30 days, kasi po natapos na tayo mura sa basal hanggang 30 days. Pag 31 days na po, makikita mo nyo na ang dami ng lalabas na bulaklak. Okay. So susuportahan po natin yung continuous na paglabas ng bulaklak hanggang sa ma-develop na maging bunga. Maglalagay pa rin po tayo ng netrabor. Ang trabaho ng netrabor, sir, kasi calcium at boron, siya yung magde-develop ng bulaklak. Hindi siya mahuhulog, magiging bunga siya. Okay. Sa ibang farmer, ang tawag doon, pampakapit. Pampakapit yun. Yeah. Pampadevelop ng bulaklak na maging bunga. Pero hahaluan nyo po ng Yaramila Winner. Yun. Yun po yung Yaramila Winner. Meron pong 8 elemento yon. Meron siyang N, P, K, Nitrogen, Phosphorus, Potassium, at saka 5 micro elements. So tuloy-tuloy lang po ang paggamit ng Yaramila Winner at saka Yaraliba Nitrabor. 31 days hanggang na po sa mag-ani tayo, yun na lang po yung inyong gagamitin. Yung interval nun, Sir JR, every week ba? Every week po yung paggamit ng ating abono para po tuloy-tuloy na mabubuo yung kanyang bunga at saka walang putol yung ating pag-aani. Ayan. Ngayon, tanungin natin si Ka Marcy naman. Sir, anong epekto pag nasobrahan naman ng pag-aabono? Ayan. Okay, bago ko po sagutin yung tanong nyo, dadagdagan ko muna yung sinabi ng kasamahan ko po. Mapapansin ninyo, dun sa kanyang binigay na rekomendasyon, bata pa lang yung ating tanim, iba yung ginagamit niya. Habang lumalaki, nag-iiba yung abono. Bakit? Ayun. Kasi parang tao rin yan eh. Yung pagkain na ibinibigay mo dun sa bata mong pananim, ang kinakailangan ng halaman mo, dumarami. So, para matugunan mo yung tamang pangangailangan noong iyong nakatanim, kailangan magbago ka, magdagdag. Yung umpisa, sinabi niya, magagamit ka lang ng Unique 16, tatlo lang yung laman nun. Pero, habang pumapasok ko sa pagbubulaklak, ano yung susunod mo? Winner, 8 na ang laman nun. At kung mapapansin mo rin, meron din tayong mga sustansya na tinatawag nating immobile nutrients. Ano yung immobile nutrients? Yun yung mga sustansyang hirap umakyat, dumating doon sa talbos, dumating doon sa bunga, dumating doon sa bulaklak. So, paano natin mabibigyan or masusuportahan ng maganda yung pangangailangan na yun? Kasi kung ilagay mo sa lupa, hirap makaakyat. Ngayon, dito papasok yung ating tinatawag na paggamit ng foliar. Ano yun? Meron tayo diyang Yaravita na pwede natin gamitin calcium, at saka po yung Yaravita Caltrac, Yaravita Boltrac. Kaya yung sinasabi niya na mapipigilan natin yung panlalaglag, maganda yung pagdami ng bunga, at maganda yung magiging quality ng iyong aanihin, yan ang makakikita mo. Supportang nutrition, granular, tapos meron ka pang foliar na iyong ilalagay. Ngayon, balikan naman natin yung iyong tinatanong kanina na kapag sobra. Yun po, bukod doon sa magiging sobrang gastos, kasi alam mo naman ng kwan ngayon, mahal ng abono. Kung halimbawa, kasi nire-recommenda namin 5 grams lang, isang kutsarita lang yung ilalagay mo bawat puno. Eh kung nasanay ka na ang ilalagay mo, isang dakot. Ay, napakalaking problema niyan. Isang ganito pa rin po, yung mga traditional na abono, kagaya niyang 1620, 2100, 3414, yes, 4600, ang taglay nitong nitrogen ay ammonium. Kapag sobra ang ammonium mo, magiging maasim yung lupa mo. At kung maasim yung lupa mo, yung mga ibang sustansya na nandoon sa lupa, hindi magagamit ng halaman mo. At kalimitan po yung mga traditional na abono noon, 50%, 60% sumisingaw. Oo. So ibig sabihin, pag sumingaw yun, hindi yung masasayang. Sayang. Alam ninyo, ang mahal ng abono. Kaya nga po, ginagabayan namin na magsasaka ngayon. Ito lang yung ilalagay ninyo. Maiiwasan natin na masayang yung ating ibinili ng abono. Pero makikita mo, maganda yung magiging tindig ng halaman mo. Maganda yung magiging ani mo. Sakto. Opo. Saktong-sakto lang kailangan ng ating tanim. Ayun. Yun, Sir JR,
Ano ba yung tamang gramo sa paglalagay ng abono sa bawat puno? Yung stage, yung pag-start talaga, halimbawa nag-transplant ka, kasi maliliit pa eh, dapat siguro maliliit pa. Ilong gramo yun? Ang tamang paggamit, mga kayara at saka mga kapalaboy, 5 gramo lamang sa kada puno yung ating pagbaang basal. Okay. Ayun po ay tamang-tama na makakain niya, no, sa loob ng isang linggo o mahigit pa. Okay. Pero bakit natin kailangan ng paggamit ng 5 gramo pero tuloy-tuloy na isang linggo? Meaning weekly. Kasi po, araw-araw nagkakaroon ng multiplication ng cell wall. Lumalaki po yung dahon. Okay. Ginagamit ng tanim ang kanyang nutrient. Ibig pong sabihin, yung nutrient na nandun din sa lupa, nadideplete o nawawala. Kaya po, tuloy-tuloy ang paglalagay ng 5 gramo weekly para tuloy-tuloy din at hindi mapuputol. So, pagbasa, 5 gramo. After 3 to 15 days, magdi-drench tayo. Okay, drenching. 16 to 30 days, 5 gramo din na unique 16 at 5 gramo na naman na nitrabor. Nitrabor. Pagdating po sa ika 31 hanggang harvest na, pwede po nating dagdagan. 5 gramo na nitrabor, 5 hanggang 10 gramo na winner, kasi po ang dami ng ugat, ang dami ng susuportahang bulaklak, dahon, sanga at panibagong pag-uugat ang ating tanim. Meron akong isi-share din dito tungkol sa sinasabi niyang pag-abono. Kasi may mga farmers sinasabi nila, "Sir, ang ganda-ganda ng presyo ngayon. Pwede ko bang i-atras ng kaunti?" Kasi sinasabi niya, 7 days. Iuuro ko na lang, sir, ng 4-5 araw. Pwede po. Pwede niyo yung gawin yan. Kasi ang habol ng farmer, kung mataas ang presyo, mabilis umani, maganda yung magiging ani. Mm-hmm. Pero tapos ganito pa rin, ha? Hindi pa nire-recommenda natin every 7 days. Huwag kayong papatlang doon. Kasi once na binawasan mo yung 7-day application period, mararamdaman mo yan sa ani mo, biglang bababa yan. Kasi yung iba, sasabihin nila, "Ah sir, ang gagawin ko na lang na ani, every 15 days. Makikita mo, babagsak yung ani mo. Kaya para makarecover ka, sundin mo yung tinatawag natin na 7-day interval. Okay, sinasabi nila, "Eh sir, ang pangit ng presyo eh, kaya hindi muna ako mag-aabono eh." Okay, valid yung iyong concern na yon. Eh paano kung biglang tumaas yung presyo? Ayun. Doon ka pala maglalagay. Ay di, bago ka makarecover, huli ka na. Kaya sinasabi ko sa kanila, ang pagtaas naman ng presyo o pagbaba ng presyo, hindi yan matagalan. Madali yan pagkatapos niyan, biglang buluso, yung biglang akyat niyan, hindi ka handa, maiiwan ka. By the time na makarecover na yung iyong mga halaman dahil naglagay ka na uli ng abono, malaki na yung nawalang oportunidad sa iyo. Ayun. So maraming salamat. Grabe, ang dami tayong matututunan dito sa kanila kasi nga naman, agronomist, ano? Senior pa. At andito sila ngayon para talaga sa mga farmers dito sa atin na ma-educate sila, matulungan kung ano ba yung tamang proseso sa pag-fertilize ng ating mga tanim. So yan, mga kapalaboy. At at least nandito ngayon sila Sir Kamercy at si Sir JR. Ano, marami pa tayong pupuntahan ng mga videos. Nasama tayo sa kanila kasi angat daw sila, angat tayo dito sa Yara. Sabi at saka gusto ko pa rin iparating sa inyo. Sige po. Hangad namin pataasin ang ani nyo, pero habang ginagawa namin yung tulong na ito, pinoprotektahan natin ang environment dahil ituturo namin ang tamang pamamaraan para hindi masisira yung ating kalikasan sa paglalagay po ng abono. Ayun. So napakasimple lang po, ha. Tandaan, maraming salamat po kay Kamercy na yung pag-aabono, pag-start po ng basal, yung pag-start, sabi ni Sir J.I. kanina, kailangan natin maglagay ng unit 16. Ayan. So pagtapos na na-transplant, after 3 days, mag-aabono na tayo. Pwede nang mag-drench. Drench or granular. O granular ng Yara Liva Netrabor. Netrabor, ayan. So 5 grams, yes, every week until 31 days. 15 to 30 days. Pwede na yung Netrabor plus unique 16 na tag 5 grams. 5 grams din. Ayun. So after nun, 31 days. 31 days hanggang sa mag-harvest ka na is 5 gramo ng Yara Liva Netrabor plus yung 5 hanggang 10 gramo ng Yara Mila Winner na. Winner na. Hanggang 30 days hanggang mag-harvest ka na. Ayun. So doon na yung setup. Napakadali lang pala. Ayun, doon. So yun, mga kapalaboy, yung mga farmers natin, na mga future farmers natin, simpleng-simple lang yung pag-aabono.
At sa susunod po ito, kasi dito tayo sa abono, usapang abono. Next video po, kasama din natin sila mamaya, mag-uusapan namin kung bakit ba tumaas yung mga presyo ng abono. So yan ha, kung may mga question kayo, comment down below. At hopefully, magkita-kita kami dito sa susunod na farm na pupuntahan namin. Magtatanong ako sa kanila para i-re-rely ko yung mga question nyo para masagot nila. Yan. Ayun. So maraming salamat sa inyo mga totoo mga Inday. Sir, mayroon pa kayong ma-advise sa future farmers natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Okay. Yung mga kabataan, iniinganyo ko kayo. Pumasok kayo ng pagsasaka. Hindi mahirap ang pagsasaka. Talagang pag naintindihan nyo, sasabihin nyo, ay, sir, simple lang pala ang pagsasaka. Kung alam po ang gagawin ko, talagang magiging productive business itong larangan ng pagsasaka. Tandaan po ninyo ha, ngayon yung sinasabi nila, meron tayong pagkakataon na magkakaroon ng problema sa pagkain. So it's the time na do our share para masuportahan natin ang pangangailangan ng mga hapagkainan ng mga Pilipino. Ayun, si Sir JR naman. Ayun, so mga kayara, mga kapalaboy, no? So ingatan po natin yung ating mga pananim, kasi po tayong mga magsasaka. Ingatan at alagaan natin mabuti yung ating mga pananim, kasi tayo yung mga nagpapakain sa ating mga hapagkainan ng bawat pamilya. So kami sa Yara Fertilizer ni Sir Marce, kami tumutulong kami, nagbibigay kami ng guidance at saka technology yung mga makabago at efficient na paggamit ng abono. Yeah. Ayun. So yan ha, maraming salamat po sa kanilang dalawa na agronomist. Senior agronomist si Camercy at si Sir JR Maranyon, agronomist din po. So maraming salamat sa inyo mga kapalaboy. Mula yan dito sa Barangay Miyasong, Tupi, South Cotabato. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Happy farming sa lahat. Salut sa lahat ng mga farmers. Kita-kits po sa farm nyo. Happy farming. Ano lang yung ibinibigay natin? Nitrogen, phosphorus, potassium. Pero kailangan ba, yan na ba isa pa na kailangan ng halaman natin? Tingnan natin ha, kung gusto mong pakapalin ng ugat, ang kailangan ibigay mo, phosphorus, calcium, boron, zinc. Eh, ang ginagamit mo yung traditional na abono. So, ang ibinibigay mo lang, ito. So, kulang. Kasi, itong mga sustansyang ito, ito yung makakatulong sa inyo para humaba, humapal ang ugat. Kung makikita mo, maraming lalabas na mga ugat na yung pakapal na ganun. Pero kung traditional ang abono mo, payat, manipis ang ugat. Puntahan natin yung dahon. Dahil ang ibinibigay mo ay nitrogen, phosphorus, potassium, okay. Marami kang binibigay na nitrogen. Kaso, berding-berde yung halaman mo. Berding-berde yung halaman mo, mapangong-mapangong sa insekto. Talagang sasabungin ka ng insekto. Kaso meron kang magnesium at sulfur. Ang papel po nito, malaking tulong yan para gumawa ng pagkain mula sa liwanag ng araw. So kung kulang ka nito, hindi natin makukuha yung tinatawag na magandang pakinabang sa pagkuha ng pagkain mula sa liwanag ng araw. Ngayon, lahat ng tanim natin, tinatamaan ng sakit. Ano yung maibibigay nating proteksyon para makalaban yung ating halaman? Bigyan natin ng calcium, nitrogen, phosphorus. Malaking bagay ito kasi matibay yung iyong halaman, yung dahon, hindi basta kakapitan ng sakit. Ngayon, pag pumasok tayo doon sa pagbubulaklak, ano yung kailangan natin? Maraming bulaklak, pero bulaklak, kailangan hindi man lalaglag. So anong kailangan natin para hindi man laglag? Maraming bulaklak, pagbinigyan mo ng calcium. Tambara ng calcium at boron, hindi yan man lalaglag. Potassium, tumutulong yan para madagdagan yung ating mga bulaklak. Okay, so itong kombinasyon ng tatlong ito, hindi ka makakakita ng manlalaglag na mga bulaklak. Ngayon, okay, meron ka ng bulaklak, nagiging bunga. Ano yung magandang maintenance natin para
dire-diretso, mataas yung ani. Kasi yung iba pag nag-aani, first ani, okay, maganda. Pero kasunod na, aba, umuunti na nang umuunti. Para dire-diretso yung ating pag-ani, maganda yung ani, ito yung kailangan nating ibigay. Kita mo, halos sa lahat ng mga progreso, paglalagay, kailangan ito. Hindi lang po ito ang kailangan natin, ha? Kailangan natin, ini-introduce namin sa inyo, anong klaseng abono ang ibibigay natin para maibigay ang ating kinakailangang mga sustansya. Kasi yun nga po, kailangan nating i-correct na hindi lang po nitrogen, phosphorus, potassium ang kailangan. Mayroong mga sustansya na kagaya ng calcium, boron, magnesium sulfur, zinc na kinakailangan po natin na kung gagamitin po ninyo ang Yara Fertilizer, yan po ay makukuha natin. Okay po?